Hi guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video, i-share ko naman sa inyo yung aking medical exam experience, SLEC, sa Manila. So, ayan. So, I have here itong aking envelope na merong visa interview letter, passport ko, original, and nagdala rin ako ng photocopy. Four pieces na passport size photographs. 2x2, and then nagdala rin ako ng photocopy ng aking mga immunization records, and then yung DS-260 confirmation page ko. Ayan. So pag once naka-receive ka na ng interview letter, sa case ko kasi is ako yung nag-book ng interview schedule ko. After nun, nag-book na rin ako ng appointment sa aking medical exam. Pupunta ka dun sa website ng SLEC, anong day, anong time. And then, after mong makapag-appointment ng inyong medical, is magsisend sila ng email sa inyo, kukontain ng ano yung mga kailangan mong i-prepare before ng medical exam mo, tapos ibibigay din nila yung reference number mo, and paano ka makakapag-pay doon sa medical exam mo. So, dito is eto, may letter. Meron silang email na isasend. Kalagay dito, "Dear Ma'am Sir, this confirms that medical examination appointment of US visa applicant," tapos yung pangalan ng applicant, "at St. Luke's Medical Center Extension Clinic on Thursday, March 2. March 2 kasi yung aking medical exam. Tapos yung time, 9 o'clock. Please be at the clinic at least 30 minutes before your scheduled appointment." Lagay din ko ano yung mga dapat dalhin. Ang reminders is prepare the following required documents in a short brown envelope. Ito. Kaya ako nagdala ng envelope. Exact order. So, dapat magkakasunod-sunod. Tapos, printed copy of this email. Kailangan may printout rin ito. "Please print a copy of the attached process flow and bring it with you," which is ito yun, guys. Dun sa email nila, kasama naman to, naka-attach naman to. Ayan. Kung paano magiging process. Ayan. Process flow. Bring the following documents also, yung vaccination records nyo. Kung meron pa kayong naitagong mga vaccination records nyo nung bata pa kayo, ayan, dalhin niyo yan kasi kailangan yan. Otherwise, tuturukan din ulit kayo. Ayan. So, sa akin talagang dinala ka rin siya. Yung original, and also nagpa-photocopy din ako. Including the vaccine certificate. So, dito naman sa may vaccine certificate, meron naman ako. Pina-photocopy ko siya. Kaso kasi, yung naging problem ko dito sa aking vaccination card is hindi ko siya nalagyan ng birth date. Hindi to. Ganto kasi siya. Ito. Kung during the vaccination is binigay lang to. And then kami naglagay ng details namin. So, hindi ko siya nalagyan ng birth date. Kaya, ang nangyari sa akin ay pinakuha ako ng vaccination certificate. And kinuha ko siya doon sa City Hall. Tapos, mabilisan naman din kung magre-request ka ng vaccination vaccert. Kung hindi mo siya ma-access doon sa vaccert na website, pwede ka pumunta sa City Hall. Maghihintay ka lang siguro ng mga 30 to 1 hour. Ganyan yung dinala ko on the second day. Kasi, kay dalawang araw ko. Day 1 tsaka day 2. So, nung day 2 ko na siya dinala yung aking back cert na galing sa City Hall. Ang ginawa ko kasi para ma-shorten ko yung waiting time ko doon is nagbayad na rin ako sa security bank para hindi na rin ako pipila dun sa may cashier. Dun sa may St. Luke's. So, dinala ko lang din yung or proof na nabayaran ko na yung aking medical exam. So, ang presyo ang rate ng medical exam is 18,540. Sa mga adult, 15 years old and older. So, yun yung amount na kailangan bayad para sa iyong medical exam.
So, doon naman din sa email, ibibigay rin naman yung reference number mo kung gusto magbayad sa bangko. So, don't you worry. So, since 9 o'clock ang aking appointment, so nakarating ako doon ng around 8 o'clock in the morning. Pero ang natatand ko pa nun is mga nakapila pa lang ng 8. Ayan, so hindi pa muna akong pinapasok kasi wala pang 9 o'clock. Yeah, hindi pa kami pinapasok. So, pinag-antay kami doon. And then, around 8:30, nakapasok na lahat ng mas naunang schedule sa amin. Is kami naman yung pinapasok. So, wala pang 9 o'clock, pinapasok na kami. Ang hinihingi doon sa card, i-prepare nyo yung inyong, yung appointment, yung letter na galing sa St. Luke's. Pagpasok pa lang yung sa card, ito yung titingnan kung anong schedule mo. And then, merong mga window doon. Window 2, 3, ganyan. Doon naman sa window na yon is, binigay ko lang yung mga requirements na inihingi. Yung mga, yung nabanggit ko kanina. So, binigay ko lang sa kanila. Tapos, meron kasi silang ilalagay na number. Parang US regular. May mga number and may number and may color. May orange, may yellow, may green. Papasok mo doon, pupunta sa photo room, abot mo lang yung papers mo, mga documents mo, tapos hintay mo lang na tawagin yung pangalan mo. So mabilis yun sa photo room. Ito ang pinakamatagal. Doon sa may biometric. So yung sa akin, it took 4 hours before tawagin yung number ko. Nagtanong din siya, sino yung petitioner mo, at birth date mo, complete name mo. So nag-encode siya dun sa computer. And then, after nyan, magba-biometrics na. Tapos, after na biometrics, bibigyan ka nila ng, since nakapagbayad din pala ako dun sa security bank, binigyan nila ako ng official receipt. Ayan. Tapos, sinabihan ako na pwede na ako mag-proceed sa third floor. Noon, after ka ng x-ray is, nag-proceed na ako dun sa may blood extractions. After nun, nag-proceed din ako next dun sa may physical exam. Bago ka matawag dun sa physical exam, is dadaan ka muna dun sa kukunin yung height mo, kukunin yung BP mo, tapos mag-eye test ka muna. And then, kapag cleared ka, pag okay ka na dun, bibigay mo yung papers mo doon sa may counter. Sila yung tatawag sa'yo. Idadirect ka nila kung saang room ka para dun sa physical exam. After nyan, dating ko dun sa checkout counters, tinanong ako dun ng nurse na kung kumain na daw ba ako. Sabi ko hindi pa kasi around 3 o'clock na yun. Hindi pa ako kumakain. So pinakain niya muna ako. Akala ko na matatapos ko within that day din lahat. Balik ko, sinabihan ako na, ma'am, balik kayo tomorrow. Sabi sa akin na balik ako bukas, parang gaano din ako kasi hindi ko pa alam paano yung result ng aking x-ray. Next day, nung second day, kinabukasan, bumalik ako. Then nag-proceed na agad ako doon sa may third floor. Sabi niya, ma'am, proceed kayo doon sa may immunization. So, pumunta ako sa may immunization sa may second floor. Dating ko ng second floor, binigay ko yung papers ko dun sa may counter. Tapos, yun, nagkaroon ng problem kasi dun sa vaccination card ko. Hiningan ako nung vaccination card. Since hindi ko nga nalagay yung birth date ko dun sa may vaccination card. Tsaka dun pala sa name ko kasi sa vaccination card is, yun pa yung surname ko nung pagkatalaga pa ako. Kaya, parang na-confuse ata sila. Kasi nung nagpa-vaccine ako is, hindi pa ako kasal nun. Hiningi nila yung marriage certificate ko. After nyan, doon is, i-wait lang daw na tawagin. Tapos, nung pagkatawag sa akin is, ayun na nga. Nag-proceed na kami dun sa immunization room. Ayan, so after immunization, invitation kami na mag-wait kami and hintayin tawagin yung pangalan namin. So, tinawag yung pangalan ko, pinapunta ako, may kasabayan. Nung pagkatawag ng pangalan namin is, pina-proceed kami dun sa isang room
And then, doon is binigyan kami na itong white paper. Yun yung aking medical exam experience.